Hello, what's up, magandang gabi. Mga dyan ay meron naman tayong bagong ihihain ngayon. So guys, medyo nagabihan tayo. Nainal natin yung unit, sinek natin lahat. Tapos may phoenix ako na ibang nakita ko na dapat i-fix. So kaya medyo tagalan ng kaunti. So guys, once again, this is Gen Network Cebu. Isi-flex namin yung unit namin na i-release ngayon. Tapos yung presyo, yung specs ng unit, at saka iba't ibang features na additional ng client. So guys, once again, this is Popoy G, this is D64W, Smiley Edition 4x4 High Roof. So, the color of the unit is Raptor Gray. Tapos yung roof is roof at saka sa pillar at saka siding on the other side is black. So, ito yung Smiley Edition, naka 3 layer. Ito yung 3 layer headlight. The same time nag since yung unit is Smiley, yung ganitong fog lamp, nag-additional yung client. Tapos on the other side naman, meron tong chrome side mirror. So ito additional, nag-add yung client kasi sa basic setup ng unit natin, as you can observe, walang chrome side mirror yung basic setup. The same time, naka 15 inches rims by MMD. Tapos, as you can see, makikita nyo, nag-additional yung client ng chrome door handle. So yan guys, sinasabi kong additional, it means nag-add on ng accessories yung client. Kasi sa mga basic setup, walang ganito. Walang chrome door handle, walang chrome side mirror. So, extra accessories yung tawag nito. Tapos, additional yan ng client. I-check natin yung dual sliding and the interior of the unit. So, ito yung combination. Beige, tapos yung lining or piping niya kulay brown, tapos yung button is brown. At the same time guys, naka dual sliding yung unit natin at saka dual aircon. So sa nagtatanong, dual aircon is additional yan. So ito yung functionalities ng unit. So additional niya, nagmumo steering siya. So nagmumo steering. Ito temp gauge na may voltmeter, additional din ng client 'yan. Tapos merong turbo timer. May yung Android, additional 'yan ni customer kasi yung basic setup natin 7 inches na 2D-in-1 but touch screen. Ito 9 inches na Android. So parang tablet long functionalities nito, guys. Natin. So, parang tablet siya. Pwede kang mag-YouTube. The same time, merong backing sensor at saka backing camera. So, yung backing sensor, very important sa mga bagong driver kasi malalaman nyo pag malapit na kayong mabangga, pag umatras kayo. The same time, safety din siya kasi makikita nyo yung mayroong backing camera. Naka-pop-up horn. Tapos, ano, may dash cam. Che-check natin yung power window. So, functional. I-check natin yung auto-fold ng unit. Kasi, yung unit guys, hindi yan additional ha, yung auto-fold kasi automatic features ng unit yan galing Japan. The same time, dual aircon. So, yung dual aircon natin,
Meron siyang switch dito, tapos meron din siyang switch dito. So yung ginagamit natin yung rear na switch bago under yung dual aircon natin sa likod. So may twist sa likod, guys. Ito yung tinatawag natin na Gen I bumper na may running light. Ito yung tail light ng Smiley. Tapos Hyrux spoiler. Ito yung back chair ni client, additional 'yan. Check natin yung other side. Meron tong gas tank cover. Tapos meron tong push button hood at gas. I-check natin. Check natin. Same time yung hood. So, lahat yan, yung additional ng client, yung client nag-request yan, siya yung nagbuo sa setup niya. So basically, yung basic setup namin ng Smiley 4x4 is 320,000. So flex call it, ano yung additional ni customer, tapos yung features ng unit at saka kabuo ang presyo. So unit is E64W Hyrux Smiley Edition 4x4 rally headlight, naka dual aircon. At the same time, ano, yung color ng unit is Raptor Gray, yung roof is black. It's a client's concept at saka request, so ibigay din lang kami kung magkano. So yung unit is umabot ng almost 395,000. So it's a customer's request, guys. Sa unit natin, ano yan, naka PMS, kahit sabihin natin kinukondisyon natin yung unit, considered as ikanhan pa din yung unit. At same time, idagdag pa natin, tingnan yung unit dito sa atin, chop-chop yan, yung tao lang yung nagko-convert. Nagtatanong, yung rack-in steering assembly natin, guys, hindi po yan converted. Meron na pong binibenta ngayon na left-hand na steering assembly. So yung bracket lang yung binabago namin, pinufollowed namin. Don't forget to like our YouTube channel, guys. This is Popoy G. Lamang ang mailam. Thank you.